Ang tema ng ating mga pagbasa ngayon ay patungkol sa respeto, pagkaalam. Tanong, nabibili ba ang respeto? Pwede ba nating sabihin na, ayan, ang 1,000, magbigay ka sa akin ng respeto? Nabibili ba ang respeto? Saan ba natin naibibigay ang respeto? Sino ba ang binibigyan natin ng respeto? Sinasabi na ang respeto daw ay binibigay sa konteksto ng isang komunidad. Ibinibigay ito sa konteksto ng isang pamilya, ng isang community. Doon daw natin ibinibigay ang respeto. Pero bakit nga ba tayo rumirespeto? At sino-sino yung mga taong ating nirerespeto? Hayaan ninyong gabayan tayo ng ating mga pagbasa ngayon para makita natin sino nga ba yung mga taong nirerespeto natin. Sa ating unang pagbasa, mula sa aklat ni Propeta Isaías, ibinibigay sa atin yung imahen na kung saan ang nirerespeto natin ay yung mga taong naghahanap buhay para sa atin. Yung mga taong nagpalaki sa atin, nag-aruga sa atin, nagpakahirap at nagpapakasakit para sa atin. Kung babalikan natin ang ating buhay, ikaw, nirerespeto mo ba yung mga taong iyon? Yung mga taong nagpalaki sa'yo, umaaruga sa'yo, nag-aalaga sa'yo, nandoon ba ang iyong respeto? Pangalawa, si San Pablo naman yung sumagot sa ating kalawang pagbasa ngayon. Sabi ni San Pablo, ang respeto ay binibigay natin sa Diyos. Ang Diyos na lumalang sa atin, ang Diyos na nagmahal sa atin, ang Diyos na nagligtas sa atin, ibinibigay natin sa Kanya ang ating respeto. Tanong, ikaw, nandoon ba ang paggalang mo sa Diyos? Nandoon ba ang pagbibigay mo ng respeto sa Kanyang tahanan, sa simbahan? Nandoon ba ang paggalang mo sa Diyos? Pangatlo, sa ating ebanghelyo ngayon mula sa ebanghelyo ni San Marcos, narinig naman natin doon na sinasabi naman ni Jesus na yung dapat nating bigyan ng respeto ay yung mga leader ng ating lipunan, yung leader ng ating simbahan, yung leader na kung saan ay nagbibigay ng kanyang sarili para sa atin, sila na pinagkatiwalaan para na sa ganoon ay mamahala para sa atin. Tanong, ikaw, nabibigay mo ba ang respeto doon sa mga taong iyon? Pero mga kapatid, mga anak, makikita natin kapag pinag-uusapan natin yung respeto, mayroong mga hadlang kung bakit hindi ba makarespeto ang isang tao. May mga hadlang kung bakit hindi makagalang ang isang tao. At hayaan nyo din na balikan din natin yung mga pagbasa natin at makita natin bakit nga ba hindi makapagbigay ng paggalang at pagrespeto ang isang tao. Una, sa ating unang pagbasa ngayon, kapag halimbawa ang isang tao ay nagagalit, kapag punong-puno siya ng galit sa kanyang puso, hindi yan makapagbibigay ng respeto. Kapag ang isang tao ay nagagalit sa kanyang kapwa, nawawala yung respeto. Totoo ba yun? Kapag halimbawa ikaw ay nagagalit sa iyong kaibigan, sa iyong mga magulang, sa iyong kapatid, o kaya sa mga taong nakapaligid sa iyo, nawawala yung iyong respeto. Sa ating unang pagbasa ngayon, binibigyan tayo ng imahen ng vineyard, isang tao na kung saan ay nag-aalaga ng ubasan. At doon sa pag-aalaga ng ubasan na iyon, nagkaroon ng pagkakataon na namunga ng hindi mabuting bunga yung ubasan, na kung saan yung may-ari, nandoon yung kanyang pagpapagod, pagpapagal, pag-aalaga doon sa ubasan, ibinigay ang lahat ng atensyon at makakaya niya para doon sa ubasan na iyon. Subalit, nang dumaon, nandoon yung maasim na ubas. Galit ba ang ipinakita nung may-ari ng ubasan? Bakit nagkagalito? Ano nangyari? Pinagalitan ba niya yung kanyang mga tauhan? Doon ipinakita sa atin na hindi galit, kung hindi pagtatanong sa sarili ang binanggit sa ating unang pagbasa ngayon. Anong mali sa akin? Anong pagkukulang ko? Mga anak, siguro, no? Sa sandali na kung saan hindi tayo makapagbigay ng respeto, imbis na galit ang ating ibigay, tingnan natin yung ating sarili. Ano bang pagkukulang ko? Ano bang pagkakamali ko? Ano bang nagawa kong hindi maganda? At dun sa bagay na yon, may bibigay natin ang ating respeto.
Halimbawa, sa inyong mga magulang, sa sandali na kung saan nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, sa sandali na nagkakaroon ng galit sa inyong puso, nandoon sana yung pagtatanong din natin, ano bang kulang po? Baka ako yung nagkamali. Baka ako yung nagkasala. At dun sa pagkakataong iyon na ibabalik natin yung respeto. Dun sa pagkakataong iyon na ibabalik natin yung paggalang. Yun po yung una. Pangalawa, sa atin na maikalawang pagbasa ngayon, si San Pablo, nandoon naman sinasabi sa atin na nawawala yung respeto kapag ang tingin sa sarili niya ay napakataas. Nandoon na hindi ko kailangan ng iba. Ako lang ang magaling at wala ng iba. Kapag ang tingin sa sarili ay mapagmataas, nawawala na siya ng respeto sa iba. Sapagkat ang tingin niya sa iba ay katulong. Ang tingin niya sa iba ay alila. Ang tingin niya sa iba ay walang bilang. Hindi kita irerespeto kasi hindi tayo magkapantay. Hindi tayo parehas. Iba ako, iba ka. Kaya hindi kita igagalang, hindi kita irerespeto. Pero doon sinasabihan tayo ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa ngayon na magkaroon tayo ng malalim na ugnayan kay Jesus sa pamamagitan ng panalangin. At doon sa panalangin, ang itinuturo sa atin ay humility, pagpapakumbaba. At ang isang taong mapagpakumbaba, may respeto yan sa kanyang kapwa-tao. Ang isang taong mapagpakumbaba, marunong gumalang yan sa ibang tao. Sapagkat nadama din niya yung paghihirap, dahil doon ibibigay ko din ang respeto kahit na doon sa mga mahihirap. Nadama ko yung pagpapakasakit at dahil doon ibibigay ko yung respeto kahit doon sa mga bababa at walang bilang sa lipunan. Humility, paggalang. Sa ating ebanghelyo ngayon, hinaharap ni Jesus yung mga leader ng komunidad. At doon pinapakilala sa atin na yung mga leader na ito ay dapat nating irespeto at igalang. Subalit nagbigay ng isang talinghaga si Jesus. At yung talinghagang iyon ay sa pamamagitan ng isang bukirin na kung saan ay ipinagkatiwala niya doon sa mga kasama, doon sa mga trabahador na kung saan ay pinagkatiwalaan ng may-ari ng ubasan. Doon makikita natin sila ay pinagkatiwalaan. Ang tawag natin doon ay katiwala. May tiwala. Kaya nga, nandoon yung respeto ng may-ari doon sa mga katiwala na kung saan aalagaan niya yung ubasan. Kung paano yung ginawa ng imahen doon sa unang pagbasa kay Isaías, yung may-ari ng ubasan ay inalagaan, inaruga, ibinigay ang lahat para doon sa ubasan. Pinagkakatiwalaan ngayon ng may-ari ng ubasan na yung mga kasama, yung mga katiwala ay ganun din ang kanilang gagawin. Subalit, iba yung pag-iisip ng mga taong pinagkatiwalaan ng may-ari. Imbis na paggalang, imbis na respeto, ang namayani sa kanila ay inggit. Ang namayani sa kanila ay kasakiman. Teka, bakit ako magiging manggagawa lang? Hindi ba pwedeng maging aking tumbukirin? Bakit ako magiging trabahador lamang? Hindi ba pwedeng ako maging boss? Doon nililiwanag sa atin na tayo ay katiwala lamang. Tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos at dapat tayo ay maging mabuting katiwala. Kapag halimbawa, ang isang tao, ang tingin niya sa sarili niya at dinanais na siya ay maging may-ari ng ubasan, nandoon yung kanyang pagiging sakim, nandoon yung kanyang pagiging gahaman. Gusto ko makuha ang lahat ng bagay na ito. At ang isang taong sakim at gahaman, gagawa yan ng masama sa kanyang kapwa-tao para makuha lamang yung gusto niya. Aalisin ang lahat ng mga hadlang para nang sa ganon makuha niya ang gusto niya. At doon, mga minamahal ko, mga kaibigan, binibigyan tayo ng muling pagkakataon ng Panginoon na magbago. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin na nagpadala yung may-ari ng ubasan ng mga katiwala niya para kumuha ng bahagi
ng porsyento doon sa bukirin na yon. Subalit ano ang ginawa ng mga pinagkatiwalaan niya? Binugbog. Pinalo. Sinaktan. Yung iba pa nga pinatay. Aba, teka. Parang kakaiba ata ito ha. Siguro kung ako yung may-ari ng kubasan, yung palamang unang yon, pupunta na ako doon at papalayasin ko sila. Subalit, binigyan pa rin sila ng ikalawang pagkakataon. Subalit, ano ang ginawa nila? Ganun pa rin. Nandoon yung galit, nandoon yung puot, at nandoon yung pagnanais na gusto kong maging akin itong bukirin na ito. At doon sa huling pagkakataon, sabi ng may-ari, ang ipapadala ko ay ang aking anak. Tiyak, igagalang nila ang aking anak. Kasi parang ako na rin yung pumunta doon sa lugar na iyon. Subalit pagkakita ng mga kasama doon sa anak ng may-ari, nasabi nila, ah, ito ang tagapagmana. Patayin natin para nang sa ganun, yung mamanahin niya mapunta sa atin. Pagiging kahaman, pagiging sakim. Mga kapatid, yung palang pagrespeto, yung palang paggalang, yan pala ang pundasyon ng lahat. Kapag meron kang paggalang at meron kang respeto, yun ang pundasyon ng iba't ibang mga ugali ng tao. Pundasyon. Sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, narinig natin na pinapaliwanag ni Jesus yung patungkol doon sa cornerstone, patungkol doon sa pundasyon. Alam niyo, merong magandang paliwanag dyan, ano? Cornerstone sa architecture, at meron tayong nakita na mga building design na kung saan ito ay park. No? Yung pinakagitna noon, yun yung tinatawag din natin na cornerstone. Yun yung pinakapundasyon ng lahat. Na kapag alimbawa, yung pundasyon na yun, dapat yun ay sukat na sukat. Dapat yun ay napakaganda. Dapat yun ay napakatibay. Kasi yun yung pundasyon. Kapag alimbawa, yung pundasyon ay mahina, bibigay yung building. Kapag yung pundasyon ay hindi maganda, konting galaw lamang ng lupa, babagsak yung building. Kaya importante na matibay, maayos yung pundasyon. Importante na maayos at maganda yung cornerstone na tinatawag. Yung cornerstone na yan, doon sa Holy Land, naalala ko nung ako ay pumunta sa Holy Land, meron doon ine-explain na kung saan ang gamit nila doon ay hindi mga simento na katulad ng ginagamit natin ngayon sa paggawa ng bahay. Kung hindi yon ay mga bato na kung saan ay pinagpapatong-patong. At crucial yung role ng cornerstone. Yun yung pinakasusi para nang sa ganun maging maayos yung pundasyon ng kanilang building, ng kanilang tahanan. Kaya nga pinipili ng maayos yung bato na ilalagay doon sa pinakagitna. At kapag halimbawa yung bato ay pangit, kapag yung bato ay hindi maganda, yun ay dinatapo na lamang kung saan-saan. Yung bato ay hindi maganda, kapag yung bato ay pangit, tinatapo na lamang nila yon. At itinatapo nila yon dun sa isang lugar na tinatawag nila na Golgotha. Golgotha. At alam natin kung ano ang meron dun sa Golgotha. Ano ang nangyari sa Golgotha? Doon ipinako si Jesus. At doon inihalin tulad ni Jesus yung kanyang sarili bilang cornerstone. Na kung saan yung bato na itinakwil ng mga tagapagtayo, yun pa yung naging batong saligan, yun pa yung naging cornerstone, yun pa yung naging pundasyon ng lahat. Kaya nga mga anak, ano, iyahalin tulad din natin ito dun sa respeto, dun sa paggalang. Kung tayo, hindi tayo makapagbigay ng paggalang o ng respeto sa ating sarili, sa ating mga magulang, sa ating mga kaibigan, ito yung pinakapundasyon ng lahat ng mga pag-uugali din natin at pagkilos sa ating buhay. Nagsisimula ito sa simpleng salita at yun ay respeto. At may papakita natin yan kahit sa paggamit natin ng social media, kahit sa paggamit natin ng online classes, sana maipakita natin yung respeto sapagkat yung pagrespeto natin sa ating kapwa ay pagrespeto din natin sa ating sarili. So, kanino natin ibibigay yung respeto? Pinagnilayan natin, sabi natin, ibinibigay natin yung respeto dun sa mga taong nagpalaki sa atin, naghanahanap buhay para sa atin, yung mga taong nagpapakahirap at nagpapakasakit sa atin, sabi ni Isaías. Pangalawa, ibinibigay natin yung ating respeto sa Diyos,
sabi ni San Pablo, na lumalang sa atin, nagmahal sa atin, nagpatawad sa atin at tumubo sa atin. At pangatlo, ibinibigay natin ang ating respeto doon sa mga leader ng ating lipunan, ng ating simbahan, sa ating mga guro, sa ating mga magulang. At kapag nandoon yung ating respeto, susunod din yung respeto din natin sa ating sarili. Matutong rumispeto. Ito yung pundasyon ng iba't ibang pag-uugali na meron tayo sa ating buhay. Amen.